the national government to direct DTI. And then I'm also being telling the police, the marching order, assist DTI to avoid hoarding. And anyone violating, wag naman lahat ay pabili ng oxygen. Kasi kung pabili ng oxygen, hindi man nakukonsume. Nanawagan kahapon si Cebu City Vice Mayor Michael Rama sa Department of Trade and Industry at sa Philippine National Police na tingnan ang posibleng hoarding ng oxygen sa Cebu. Kasunod ito ng mga ulat kamakailan na nagkakaubusan na ng supply nito sa lungsod. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, kung totoo ay delikado ang magiging epekto nito sa mga talagang mga nangangailangan. Kaya naman, masusing imbestigasyon ang ipinag-utos ni General Eleazar sa Criminal Investigation and Detection Group laban sa mga gumagawa nito, hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong bansa. Kasama sa aking utos ang pagsampa ng lahat ng pwedeng ikaso sa mga tao na mahuhuling gumagawa nito. Muli namang tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang dahilan para mag-imbak o mag-panic buying ng oxygen tanks. Yung hoarding naman ng oxygen, we have sufficient supply kasi marami tayong local manufacturers. Nandito lang sila na kung kailangan nilang mag-produce ng mas marami, kaya rin nalang gawin. At yung oxygen may expiration, kung hindi mo naman kailangan, bakit ka bibilihin, di ba? Bakit ka naman magsastock? Nasa discretion na rin aniya ng Department of Health o mga lokal na pamahalaan kung nais nilang i-regulate ang bentahan nito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.